bagong survey ng Pulse Asia nanguna sa pagka-presidente si Senator Grace Poe. Sa pagka-vice-presidente naman, statistically tied sa unang pwesto sina Senators Chiza Escudero at Bongbong Marcos. Ayon sa Pulse Asia, sa tagal nila ng pagsasagawa ng survey, ngayon lang sila nakakita ng ganito kadikit na laban sa presidential race. May report si Rafi Tima. Sa pinakabagong Pulse Asia survey na kinumisyon ng ABS-CBN, nanguna si Senadora Grace Poe. 28% ng mga tinanong ang nagsabing siya ang kanilang ibobotong presidente kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Salamat na ganoon na sa kabila ng mga pagsubok ay hindi sila nawala ng tiwala. Bahagya lamang ang kanyang lamang sa pumangalawang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na may 24%. You ain't there until you're there. You adopt that kind of attitude, mas maganda. Wala kang pressure. Then leave everything to God. Pareho namang nasa ikatlong pwesto sina Vice President Jejer Marbinay na may 21% at Liberal Party Standard Bearer Marrojas na may 20%. Wala silang personal na pahayag. Pero ayon sa tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition, makikita daw na malapitan pa rin ang laban sa apat na kandidato at maaaring manalo ang kahit sino sa kanila. Sabi naman ng campaign spokesperson ng United Nationalist Alliance, iba-iba man ang resulta ng survey, nananatiling solid daw ang mga sumusuporta kay Binay. Nasa ika-apat na pwesto naman sa survey, si Senadora Miriam Defensor Santiago na may 3%. Walang inilabas na pahayag si Santiago. 5% naman ang di naghayag ng suporta para sa kahit kaninong kandidato. Ayon sa Pulse Asia, sa tagalan nila nagsasagawa ng mga presidential surveys, ngayon lang sila nakakita ng ganito kadikit ang laban bagamat matagal pa ang mismong eleksyon. Sa mga nakaraang eleksyon din, dalawa lang pinag-uusapan kadalasan, dalawa lang tinitingnan, pwedeng minsan biglang susulpot yung pangatlo. Pero ito apat. Na lahat possible na manalo. Sa ngayon, lahat posible. Kung dati 1,200 nga lang daw ang kanilang sinasurvey, ngayon umabot na sila sa 2,600 na sample size para mas maging accurate ang resulta. So mas malaking sample size, of course, mas maliit yung margin of error. Oo, mas maliit yung margin of error. Mas makukol mo dapat kung sino ahead. Eh kaso, dikit pa rin. Dikit ng dikit. Sa Vice Presidente, statistically tied sa unang pwesto sina Senador Chiza Escudero na may 25% at Senador Bongbong Marcos na nakakuha ng 22%. Nasa ikalawang pwesto naman si Camarines Representative Lenny Robredo na may 21%. Sumunod si Senador Alan Peter Cayetano na may 14%. 6% naman ang nakuha ni Senador Antonio Trillanes IV habang 5% ang kay Senador Gringo Onasan. 6% naman ang walang piniling kandidato. Sa pagka-senador naman, nangunguna si dating Senador Francis Pangilinan na nakakuha ng 53.1%. Nasa ikalawa hanggang ika-apat na pwesto si Senador Tito Soto. Nasa ikalawa hanggang ikalimang pwesto naman sina Senate President Franklin Rilon at dating Senador Panfilo Lacson. Pangatlo hanggang panlimang pwesto naman si Senador Ralph Recto. Nasa ika-anim hanggang ika-siyam naman sina dating Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Sery Osmeña III. Pang-anim hanggang panglabing isang pwesto naman si dating Senador Dick Gordon at dating Representative Risa Ontiveros. Nasa ikawalo hanggang ikalabing isang pwesto si Sarangani Representative Manny Pacquiao, gayon din si dating DOJ Secretary Laila Dilima. Nasa panglabindalawa hanggang panglabing apat na pwesto naman sina dating TESDA Director General Joel Villanueva, Senador T.G. Gingona at Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian. Ayon sa Pulse Asia, ang 14 na kandidato ang may statistical chance na manalo ng pwesto sa Senado sa eleksyon. Isinagawa ang survey nitong March 1 hanggang 6 sa 2,600 rehistradong botante. May margin of error itong plus minus 1.9%. Rafi Tima, GMA News.